mga tropa. So ganito naman yung pag adjust ng valve traffic clearance, no? So tatanggalin niyo tong tawag dito, injector, para maluwag kayo tong valve cover. So ayan, yun na pinakita sa video na tinanggal ko. So madali no, kailangan nga lang tanggal yung ating mga upuan, yan, para maluwag. So tapos yung cover nung ano, crankshaft, no? Ayan, para maiikot natin. So pag inikot nyo yun, guys, makakita nyo naman yan. Ayan. Ayan, video ako. So nakita nyo yung container na yun. So yun ang, ayun ang marker nya, no? Tatapat nyo lang sa taas yan. Ibig sabihin niya, naka-top dead center na siya. Mga guys, top dead center siya. Sample, iikutin ko, no? So, pag bumaba, ang rule number one dyan, huwag kayong mag-tune up ng nakatukod to. No? Kailangan niyang kawang, yung rocker arm. No? Tukod dyan. Tukod dyan. Ay, hindi pwede nakatukod, ibig sabihin kawang. Pag tukod, hindi kayo po pwede mag-tune up. Halimbawa, kagaya niyan. Tukod ko. O ayan, nakaganyan. Hindi kayo pwede mag-ano niya. Kasi pag in-adjust niyo ng ganyan niya, so, sasala. Masisira pa makina. So, kailangan, number one niya, naka-top dead center yung ating makina. No, dalawa kasi yun eh. Kailangan nasa taas ang piston. Ibig sabihin, top dead center. Nasa taas yung piston, yung pag nasa baba naman bottom dead, no? So madali niya, para madali naman matandaan niya. Kailangan yung intake valve sa taas yan, di ba? Yung intake valve sa baba, exhaust valve. So pag inikot niya yan, bababa yan. Ibig sabihin nun, intake, susunod doon compression stroke. Intake, compression, pressure niyan. Susunod doon power, bago exhaust, no? Ulitin natin, intake, yan, compression na yon. Tapos pag baba ng barbula, abangan nyo na yung marker. Nakatay yung marker sa may gilid, abangan nyo na yan. Ayun, ayun na, ayun, tumapat. Tingnan natin kung nakatapat. Yan, tapat na siya. Pag nakatapat na siya, kakalugin nyo lang yung rakaram. Ayan. So, maluwag na siya. Ibig sabihin, nakatop dead na yan. So, kung may kickstart, pwedeng tadyak-tadyakan dun sa unang version. Dito sa game changer, wala. So, electric starter lang to. Kaya, talagang mag-iikot kayo ng sigunyal. Ayan. So, ayan. So, ang pillar gauge naman, nagagamitin natin. May obsession ako, medyo luma itong pillar gauge ko, pero kita ko pa naman yun na hindi nakita sa video. Tanong ko ba? Natin, medyo malabo na eh. So, basta sabihin ko lang sa inyo, luma na yung aking pillar gauge. Medyo na-stuck kasi, kinalawang. So, dito sa taas is 0.10. Sa baba, 24. Since wala naman 24 dito sa pillar gauge, ang gagamitin nyo, dalawa. Isang 18 tsaka isang 6 pagsasamahin nyo. So 24 na yun, no? O ganun lang, guys. So, yan, top dead ng tropa. So, tignan natin. Ayan. So, napansin nyo, medyo ayaw na pumasok ng ano, ng 0.10. So, ibig sabihin, tukod na at 11,000 odometer, medyo, ano na talaga.
mga tropa. So, pasensya kayo tropa, wala akong special tools eh. Plies na lang ang gagamitin ko sa adjust. Pero may nabibili mga tropa nitong special tools para dito talaga. Ang pihit ng... So, tayo na konti. Yung maluwag siya na umano pumasok. So, yeah. So ibig sabihin ano yung valve clearance niya. So, double check mga tropa. So maluwag siya, sakto. So, ito yung tricky part mga tropa sa baba. Medyo mahirap-hirap yun sa baba. Subukan mo nga ito sa baba. Mga tropa, medyo maganit na rin. Makakab na rin ang konti.
Pumasok na. Okay na. So, ayan tropa, pag na-adjust na natin, double check natin yung ano, medyo pitan ulit natin, baka naman maluwag. Kaman lapat na. Yan. Hindi masyado dito. Ngayon, ikutin pa natin ng isa. Double check natin kung nagbago. Ulit natin. Nahin ko muna yung sa ilalim. Exhaust. Hindi ko ato. Yun. Pumasok. Dito sa taas check ulit natin yung tropa sa luwag. Okay lang yun, tamang lapat lang. Sakto lang siya. So lalagyan na natin yung mga cover nito tropa. So ganun lang tropa ang paggano. So sa valve clearance naman ng mga game changer clip, inspect lang na nakalagay sa manual kada change oil niya. So para hindi na maabala na kung magdi-DIY kayo, isang ano lang naman dyan na manonotice nyo kapag malayo na yung kanyang ano, is maingay, no? Tsaka minsan naman nawawala yung power niya. So kalo common sa motor, based on my experience, kalimitan ito tukod eh, tumutukod siya. Siguro kung sa every 6,000 siguro, i-check lang natin 6,000. Kung may rides kayo, mas maaga, mas maganda, mga every 3,000 yan, i-check natin odometer kung nagbabago ba, kasi malalayo nga pa. So pagaya kung galing home rides, 11,000 na. So since second owner ako, chinik ko na talaga, so kaya medyo tukod na siya. Guys, kakabitin natin itong mga cover nito, tapos paandar natin, tignan natin kung ano yung ano niya, kung mag-iingay pa siya.
So sa paghigpit ng valve cover tropa, ingatan nyo huwag ma-lost thread. Alam naman nyo medyo lumapat na siya. So okay na yun kasi may hangganan yun eh. Baka masira yung thread natin. So, medyo lumapat na siya, gumanit na. May laban na. Okay lang. Okay na yun. Sa yung gilid ng goma ng injector para lumapat siya. Lumulas siya. Lumapat ng ayos. Ng bracket. Mga tropa, double check tayo. Okay, ilapit natin yung mag-outing. So ayan mga tropa, testingin na natin ngayon. Kabit natin yung battery. So ayan tropa, nakakabit ko na yung battery. So testingin na natin ngayon.
So ayan, positive mga tropa, nawala yung Logitech. So ayan mga tropa, i-adjust pagka uminit siya. So since nag-release tayo ng throttle body, kaya muna natin mag-warm up. So ang adjustment niyan dito, kaya muna natin siya uminit. So pag mainit na siya, saka natin siya a-adjust yung idle speed niya. Idle speed screw niya ito. So ayan mga tropa, since mainit na siya, so adjust natin yung mirror niya. So ito yung idle speed screw niya. So pag clockwise, so pababa yung mirror niya, no? So bababa. So since wala tayong tachometer, so papakiramdaman ko na lang muna. So much better na kung meron kayong tachometer, gumamit kayo para mas accurate. So ang RPM ng ating click 125 game changer is 1600 to 1700 RPM. So since hindi wala akong ano ngayon, hindi pa ako nakakatatanggihin, ko na lang muna, saka ko na lang i-set ulit to mas accurate. So ano ko dyan, pag binigpitan nyo, so mapapansin nyo yan, parang nanginginig siya, namamatay. So ibig sabihin yan, tapos maingay yung makina, mababa siya. So tiyunti nyo lang tataasan hanggang sa pumino siya. Ayan, nataas siya, di ba? Ayan. So, ayan. Pag ano naman niya, sobra naman. Sabi naman mataas siya, no? So, mapapakiramdaman nyo lang naman, eh. Ayan. Baba nyo, baba. 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 Ayan. Pag, ayan, katal na. So, ibig sabihin niya, masyadong mababa yan, tapos maingay yung makina, parang nanginginig, tak. So tataasan nyo lang konti, unti-unti. O yan, yun mga ganyan lang. Pansin nyo, tahimik na siya, hindi na siya maingay. So click nga pala guys, hindi pwedeng sobra baba ng minor. So pag sobra baba ng minor niya, maingay siya, nangangatal siya. So huwag natin na hayaang mababa yung minor niya, medyo yung tamang minor niya talaga. Sa ramdam nyo naman yun guys, sa under pa lang niya. Yung mga motor, hindi natin pwede i-compare sa mga 4-wheel yan. Ibang RPM ng 4-wheel mababa sa mga motor, nasa 1000 plus ang mga minor nyan, nasa 1.5 pataas, no? So, medyo mabilis. So since liquid cool din sya, so pag mabilis yung likod ng mababa yung kado, mababa ang minor nya sa traffic, mabagal yung ikot ng fan. So syempre ang fan nya nasa gilid, maaari mag-cross ng overheating niya kapag sobra baba ng minor. Kaya sakto lang. So yun naman, kahit walang ano, wala kayong tachometer, pwede naman pakiramdaman na lang muna. So sa abang yung sa other video ko, so since meron kami sa side na magandang tachometer, so doon ko i-adjust ng sakto yan. Subscribe and like na lang guys sa YouTube channel. So ayan, total body cleaning ng click 125. Subscribe and like na lang mga tropa. Sir Mac Galani.